So, pwede na tayo mag-record. Simulan na tayo. Okay, so nandito na tayo ngayon sa lesson 8, Multimedia and ICT. So, this part of the module discuss the online environment and the user experience. So, multimedia and also the interactivity. Okay? So, itong part ng module natin na ngayon. So, it also explains, ito kung matatandaan nyo sa ating last or our previous module. So, di ba na-discuss ko sa inyo last? Ah, hindi pala ito na-discuss. Parang nangyari ata nito is nagkaroon kami ng meeting. So, self-study lang kayo dito. Pero, ito, mas may explain ko siya ng mas mahusay sa inyo by this time. Itong Web 1.0, di ba kung matatandaan nyo dati, meron tayong ganito sa first module natin. 1.0, Web 2.0, and then Web 3.0. It also differentiate the Facebook platforms before and after. Ayan. It also talks about online games, online tests, online courseware, online tools to produce video content na meron tayong broadcasting at saka podcast. Ayan. So, ito yung mga pag-aaral natin for this lesson. So, kung saan nakaklasify ba yung mga nakikita natin on our internet, yung mga web 1.0, kung ano-ano ba yung mga yan, ano bang klaseng site ba yung 2.0, at yung klaseng website yung mga web 3.0. Okay? So, what I need to know, so ito yung ating mga learning objectives, unang-una. The end of the lesson, the learner should be able to, number one, independently assess one experience along a range of online reach content on the basis of the usability of the interface. Ayan. So, yun po yung isang nag-iisang learning objective natin. So, kumbaga parang kayo is magiging independent para ma-assess nyo yung mga online na nakikita natin. Yung mga content na yan. So, makikita natin kung ano ba yan. Kung ano ba yung klaseng web ba yan. Web 1.0 ba? Web 2.0 or mapa web 3.0. Zero na yan. Or ano pa yung kanyang mga basis para siya ay magamit natin kahit sa anong platform. Okay? So, yun po yung ating objective. So, what I know. So, but before you answer this, so, siguro, sagutan nyo na lang mamaya para dire-diretso na yung ating discussion. Yes po? CR lang po ako. Akala ko ano na. Yes po. So, 5 questions. Nag-update. So, 5 questions po ito. So, pagka natapos natin yung ating lesson, masasagutan nyo ito mamaya. Mas masagutan nyo ito ng maayos. At least, meron na kayong idea. Okay? Sir. Yes. Saan po kami kukuha ng sagot dito, sir? Naisend ko na po dyan on our GC yung ating soft copy ng module na to. Pati yung kanyang ano, worksheet. Kasama na rin. Included na rin yung kanyang worksheet. So, ano na lang kayo, mag-separate paper na lang kung meron kayong long pad or yellow pad. Okay? Rix, okay na? So, hindi na siya nagsalita. Okay na po. Okay, so what's new? So, ano ba yung bago na pag-aaralan natin? So, actually, na-discuss na, natakel na to doon sa ating first module, kaso nga lang, hindi ko sa inyo na-discuss, parang nagkaroon kami ata ng meeting noon. So, kayo, hindi ko na kayo na-meet. So, ito yung second time around na pag-aaralan natin siya ng mas mahusay. Excuse, at may explain ko sa inyo kung ano ba yung 1.0, 2.0, and also yung 3.0. Okay, so for the evolution, meron tayong Web 3. Pagka ang pinag-uusapan natin is evolution, so nagkakaroon siya ng executable program. So, yun lang, medyo mahirap intindihin kung ano ba yung executable program. Kasi hindi nyo siya na-experience mag-program nung kayo ay grade 11. So, sad to say, hindi ako naging teacher nyo. No? Kung ako yung naging teacher nyo, so mas may explain ko sa inyo. At pagdating dito sa lesson na to, alam nyo na sa sarili nyo kung ano yung executable. So, medyo mahabang explanation itong executable program na to. Kasi talagang lines per line, so marami siyang mga nakita. So, iba't ibang codes, lahat. Magkamali ka lang ng comma or semicolon, automatic hindi na siya gagana yung program mo. So, may ganung covers mag-create ng sariling program. Okay? So, yun po yun. Pagdating sa Web 3.0, siya ay tinatawag na executable. Okay? Then,
Web 2.0 siya naman ang tinatawag sa kanya ay writable. Okay? So, the word itself, execute, yung 3.0, and then yung 2.0 is write, so nasusulat ka. So, kapag sinulat mo, ang gagawin ni 3.0, i-execute niya. Ira-write niya kung ano yung mangyayari. And then 1.0, so siya yung tagabasa. Or, it is the most read-only. So, readable. Parang ganyan. Nakikita mo lang siya, babasahin mo. So, yun yung pagkakaiba ng tatlo. Okay? So, executable. So, ang nangyayari niyang class is inirarun niya yung program na nakalagay doon within that website. So, that was executable. And then, 2.0. So, that was only write. Only makakapag-write ka lang dyan. Makakapag-type ka. And then, sa 1.0 class, so that was only a readable. So, babasahin lang yan ni 1.0. Okay, so para mas malinaw, ito yung aking explanation regarding sa 1.0. Okay, 1.0 class, so it is the readable phrase of the WWW or yung tinatawag nating World Wide Web with flat data. So, it was a flat data lang. So, kapag nakita mo siya, so readable lang, babasahin mo lang. Okay? So, in Web 1.0, there is only limited interaction. So, limited lang yung kanyang interaction between sites and the web users. Okay? So, limited lang po pagdating sa Web 1.0. Web 1.0 is simply an informational portal. Okay? So, where users possibly receive information without being given the opportunity to post reviews, comments, and feedback. So, yan po yung kung i-visualize natin, so very simple. Yun na nga, nakalagay dito, is a very flat yung kanyang data. Kumbaga, parang babasahin mo lang talaga siya na hindi mo kailangan magbigay ng self-information para makapaglagay ka ng post reviews, pwedeng comment, or kaya naman ay feedback. So, wala. Walang hihingi na ganyan pagdating sa Web 1.0. Okay, so hopefully is naiintindihan natin itong 1.0, basta ang tatatak lang sa ating isipan pagdating sa web 1.0, it was only a readable. Okay? So next, web 2.0. So the word itself, so it is the writable phrase naman of the World Wide Web with interactive data. So meron siyang mga interactive data na nakikita natin dito kay web 2.0 aside from writable. So, unlike Web 1.0 na siya ay readable, so Web 2.0 facilities interaction between web users and sites. So, yan, nakakaroon na siya ng interaction. Hindi katulad kanina kay 1.0, ito lang siya, flat data lang. So, walang interaction to the web users. So, hindi ka makapag, pwede ka makapag-post ng views, hindi ka pwede mag-comments, hindi ka pwede magbigay ng feedbacks. Okay, so dito kay 2.0, so meron siyang facilities na nagkakaroon siya ng interaction between web users to our websites. So, nagkakaroon sila ng interaction. So, meaning to say, it can allow users para magkaroon ng interaction freely with each other. So, yung isang user, pwede mo siyang kausapin. So, magkakaroon sila ng interaction. Okay? So, Web 2.0 encourages participation. So, yun lang yung inagandahan nito. Kailangan is, kailangan mong mag-participate. Magka-collaboration and then information sharing. So, kailangan yun yung pinaka, yan kasi yung pinaka ina-encourage ng 2.0 kapag napunta ka dito sa klaseng type ng website na to. So, kailangan mo ng participation, collaboration, and then yung information na gusto mong i-share. Okay? So, examples of Web 2.0 application. So, definitely, very common sa inyo to. Talagang familiar na kasi YouTube. So, sinabi siyang 2.0 application kasi meron siyang tinatawag na writable phrase. So, bakit? So, yung web user, pwede silang mag-interact, pwede silang mag-comment. Pwede like or dislike, pwede mag-comment below, so dyan, o pwede mag-subscribe, lahat. Nagkakaroon ng interaction. So, minsan pa nga, parang nag-aaway pa nga sa comment section. Di ba? So, yan. Then, meron tayong tinatawag na wiki or yung Wikipedia na tinatawag. So, that was included dito sa ating Web 2.0 applications. So, Wikipedia. Ayan. Then, meron tayong tinatawag na Flickr. Ayan. So, sir, exist lang po. Paano po naging napasama yung Wikipedia sa 2.0?
Kasi parang meron doon, sa may pinakabandang taas, pwede kang mag-search doon. Kasi pag po may mga search kasi. Oh, pagka may mga search bar, so meaning to say, pwede kang pwede kang mag-interact doon sa mismong site na 'yon. Pero pag totaling wala ka talagang nakikitang gano'n na babasahin lang, ika-copy mo lang siya, gagawin mo lang siya as a source of information. Na talagang wala totally ha, Mike, na wala ka talagang minakita sa taas na search bar. So, siya ay included only for 1.0 na readable only. Ayan. Okay po, nasagot po ba yung question? Okay. Then, Flickr. Ayan, so included siya sa Web 2.0. So, kung familiar kayo kay Flickr, so nagkakaroon dyan ng mga interaction. Then also, syempre, ang pinaka-favorite yung social media, itong FB, ang ating Facebook account. Ayan, so halos lahat naman kasi nakikita na natin yan kay Facebook. So, we don't need to tackle that kung ano yung makikita natin yan. Basta, siya po, ang Web 2.0, that was a writable phrase. So, tandaan natin, siya ay writable phrase. So, meaning, nagkakaroon ng interaction itong si web user dito kay website. Vice versa. Okay? So, next, Web 3.0. It is the executable phrase of World Wide Web, or yung tinatawag natin WWW, with dynamic applications. So, ano ba yung mga dynamic applications na yan? Interactive services and machine-to-machine interaction. Okay, so let's find out. So, Web 3.0 is a semantic web which refers to the future. Ayan. So, Web 3.0, computers can interpret information like humans. Ayan, parang nag-i-interpret ito tong computer na to para siyang nag-a-act as a human. And take note, intelligently generate and distribute and useful information na nakita natin or content na kung ano yung kailangan ng user na yan. Okay? So, ano po ba yung number one example dyan ng 3.0? Yung TiVo. So, are you familiar with TiVo? No? So, a TiVo is a digital video recorder. So, yun po yung TiVo. It's a recording program, can search the web and read what it finds to you based on your preferences. So, yun po yung example natin for our Web 3.0. TiVo. So, yan, yung mga digital recorder. So, it will digital, pwede kang makapag-record digitally dito kay TiVo. Okay, so for better understanding ng TiVo, ayan, ito. Yung evolution. So, magsimula tayo dito kay Web 1.0. So, the most read-only web. Ayan, so Web 1.0. Then, 45 million global users. So, way back 1996 pa yan. So, can you imagine that? 1996 pa is ganito ng karami yung global users, 45 million. So, napakadami yan. Then, itong Web 1.0, that was only focused on a companies. So, doon lang siya nakapokus. Okay? So, pwede rin siyang homepages. Ayan. So, owning content. So, ito yung mga example. Ha? Britannica Online. So, ayan. Example to ng ating Web 1.0. Kung matatandaan nyo, nagkaroon tayo ng activity dito kay Britannica Online sa first module natin. So, you're going to classify it kung 1.0, 2.0, or 3.0. HTML portals. Ayan. Or yung tinatawag nating hypertext, markup language. Web forms, directories, taxonomy, Netscape. Ayan, itong Netscape na to, na web browser. Page views, and then also yung advertising. So, those are under ng tinatawag na Web 1.0. So, basta tanda natin, ang Web 1.0, that was the most read only web. Okay? So, next. Web 2.0. So, ito, pinapakita ko sa inyo kung ano yung evolution. Ha? The widely read-write web. So, the world's term. So, widely. So, meaning to say, talagang very interactive itong Web 2.0 na to. So, kung nung 1.0, yung ating nakikita on our internet na almost 45 billion global users. So, pero
ibahin nyo to. Nung nagkaroon tayo ng Web 2.0, so, nadagdagan. Way back 2016, so almost 1 billion plus na yung global users. So, syempre, bakit? Eh, meron kang, pwede kang makapag-focus on your communities, pwede ka pang makapag-vlogs, pwede ka makapag-share ng content, ayan. Ah, Wikipedia, bakit nandito ang Wikipedia? Tama, 2.0 nga to. Kasi meron siyang mga, pwede ka mag-search. Ayan, XML, Extensible Markup Language, RSS, Web Applications, Tagging Taxonomy, Google, Cost Per Click, Word of Mouth. So, lahat ng mga yan. So, even the Facebook nga, pati yung YouTube. So, yan eh, under ng 2.0. Kumbaga parang nung nailabas si YouTube, nailabas si Facebook, si Flickr, parang mas dumami, nag-increase yung mga gumagamit. Kasi, can you imagine that? Kasi nagkakaroon na ng interaction eh. Kasi doon tayo mas magkakaroon ng appreciation sa isang website kapag meron ganong classic interaction. Kapag ka nga naman web 1.0 lang, hindi ka makapag-post ng comments, hindi ka makapag-feedback. So parang boring. So wala lang, babasahin mo lang eh. Parang ganun lang yung mangyari. Then, eto nga, nung na-introduce na nga itong web 2.0 into public, so mas nag-increase pa yung mga users na gumagamit. Unlike before, nung naka-web 1.0 na almost 45 million global users lang, 1996. Pero nung 2016, kasi nandiyan na, na-invent na nga yung, na-i-publish na nga through public yung YouTube, Facebook. So talagang dumami yung user na gumagamit yan sa mga web 2.0. Okay? And then, syempre, yung 3.0, hindi mawawala dyan or tawag sa kanya nga is executable na tinatawag. So they can run applications. Yun na yung isipin natin, they can run applications. Basta application ang pinag-uusapan, alam na natin na yan ay 3.0. Kasi lahat ng ating na yung da-download through Play Store na directly to our mobile devices. So, yan ay executable. Okay? So, the portable personal web, ayan, focus on the individual, pwedeng live stream. Consolidating dynamic, the content, the semantic web. So, widgets. So, alam niyo naman yung mga widgets. So, on your cellphone, meron tayong mga widgets. So, it will classify as yung ating mga cellphone natin as a 3.0 na. Kasi, nakakapaglagay tayo ng mga ganyan. Drag and drop, mashups, use behavior, Minomi, iGoogle, Net Vibes. So, nagkakaroon ng user engagement and then also yung mga advertainment na tinatawag. Ayan. So, yun po yung evolution ng 3.0. So, dati nagsimula lang tayo sa read-only na binabasa lang natin, nung iba kasi kontento na dyan. So, nag-evolve pa siya into 2.0 na kung saan is nandiyan na nga, na-i-publish na nga through Facebook yung mga YouTube, Facebook, Google yan. And then, mas nag-evolve pa into most powerful combination na meron nga siyang kakayahan na mag-execute ng mga programs. Okay, so hopefully na naintindihan po natin at alinaw yung evolution natin for 3.0. Ayan, so for the summary, ayan, so parang lang siyang imagine nyo itong mga web natin, it will classify into three parts, 1.0, 2.0. Imagine niyo siya lang ay baby. Ayan, parang inalagaan niya ni Janina. So, di ba, ayan, siyempre, pagka baby pa, ang unang matututunan niya, crawling. Gapang, di ba? Magapang siya, gapang-gapang. So, makakarating niya kung ano-ano matatampot. Then, siguro, pagka bago mag 1 year old yan, siyempre, mag-aan yan, nakakabang yan, gagabay-gabay, hawak-hawak sa mga tali-paligid para siya makarating sa isang lugar. Yan, kumbaga parang mga one year old, yan yung time na kalikutan. Kasi nadanas ko yan eh, kasi tatlo yung aking kids. Isang 8, isang 7, isang 4. Tatlo yun, all boys lahat yun. nadanas ko yan lahat. So yan, so kapag nakapag-walk na siya, syempre, pagkain eh, lumaki-laki pa ng konti, Janina, tatakbo na yan. Kailangan eh. Oo, kailangan. Bantayin mo na yung mabuti. Lalo pat ikaw ay malapit niya sa may along the way ng kasada. Baka malaya mo, habulin yung pusa mo dyan o yung aso mo. Di ba? So, yan din yon. Ito yung evolution ng tinatawag natin for our 3.0, 2.0, and 1.0.
So, imagine niyo yan ay baby. Nagsimula sa nag-crawling, under siya ng most read only, company focus, homepages, owning content, web forms, directories, page views, banner advertisement, Britannica online, and HTML portals. So, yun pa lang yung kaya niyang gawin, crawling pa lang. Imagine niyo, baby yan. Then, kapag 2.0, ayan, pwede na siyang maglakad. Baga parang nag-evolve na, pwede na siyang mag-read and write, community focus, pwede nang mag-vlogs, mag-wikis, sharing content, web application, tagging, like for our Facebook, cost per click. So, yun ba, parang sa mga ads, na kapag kinilik mo yung ads na yon, so automatic, mare-redirect ka doon sa ads na yon. Interactive advertisement, so yan, halos parehas itong dalawang to, Wikipedia, and XML, and RSS. And then, after that, so marunong mo siyang maglakad, at eto na nga yung mga possible na nagagawa ng 2.0. So, mas nag-evolve pa siya nung saan is pwede mo na siyang mairan. Ayan. So, ito rin yun. Parang siyang baby din. Ibig sabihin, tumatakbo na siya. Kaya niya na. Mag-isa. Parang ganun. Diba? So, under siya ng mga portable and personal applications, individual focus, pwede siyang mag-live stream, waves, consolidating content, smart applications. So, ayan yan. Sa mga cellphone nyo. Smartwatch, use behavior, use engagement, behavioral advertising, semantic web, RDF, RDFS, and then all. So, yan. So, parang sinasabi dito is parang daw itong summary ng web 1.0 to up to 3.0, para daw siyang baby. So, crawling muna. So, kapag okay na, pwede mga after 1 year, pwede na siyang mag-walk. Then, kapag medyo mga siguro 4 na taon, yan, yan, ganun mga taon, yun na. Nakakatakbo na yan. makakapunta na yun sa mga tinda-tindahan. Mami, pengi ako barya. Bibili ako ng ganito. Ako, ganyan-ganyan yung anak ko eh. Pag-uwi ng bahay, papa, pera, bibili daw ako sa ganan. Yan, takbo na sa tindahan yun. Papas-pas na. Pag-uwi, bangasan tuhod. Bangasan siko. Yan. Diba? Ganon din naman kayo, tayo, no, mga bata. Diba? Pagka medyo excited. Pagka ano, wala, matatapa. So, hindi may iwasan. Part ng magiging bata yun. Pag hindi ka natapa ng bata ka, ano ginagawa mo? Oh. Di ba? Lagi nakakulong. So, napakahirap noon. Baka mabuang ka. Di ba? Ayan. 1.0. So, when you say 1.0, it was for viewing and linking. So, imagine nyo, parang dyaryo na nabasa mo na. So, wala nang silbi. Ayan, parang ganyan yung mangyayari. Patungan na lang ng mga pinturang ginagamit mo. So, ayan. Yan lang yung silbi niya for 1.0. Then, 2.0 is about participation. So, parang ganun. Is nagka-participate ka. Kakaroon kayo ng interaction. Ayan, di ba? Magkakaroon ka ng mga sariling personal web like for Wix. So, it can focus on the individuals. Di ba? Ayan. Then, 3.0, it's all about data. So, kumbaga parang combination na nung 1.0 tsaka 2.0. Nandun na lahat. Lahat ng mga data na pwede niyang ngayon ma-execute. Diba? So, ganun yung nangyayari sa kanya. Yeah, so, as you can see on our diagram, so, ito yung 3.0. So, kung nakapansin ninyo, nasa may below part itong 1.0 tsaka yung 2.0, pinagigitnaan. Diba? Ayan, ito. 1.0 tsaka web x.0. So, nag-i-increase, tumataas. So, nasa below level pa lang yung ating 1.0 tsaka 2.0. Pero nung nagkaroon na ng 3.0, mas naging maganda yung buhay ng mga gadgets na yan. Okay? So, mas naging usable. Okay, so ito. Ito yung example natin. So, can you imagine that? Ito yung itsura ng Facebook account natin dati. So, good to know is nakuha ko to. Ayan. So, yan yung itsura dati ng Facebook account natin before. So, can you imagine that? Ganyan yung itsura. Di ba? So, very simple. kung mag-imagine nyo, parang kung i-analyze mo nga siya ngayon at i-observe, para siyang very, wala siyang dating sa akin eh. Tutusin eh. Di ba? So, nandito yung ating pic, yung profile pic, nandyan. Malaki. Di ba? Natatandaan nyo yun? Ito siya, no? Nandyan yung pangalan mo. Sa gilid, information, lahat na nandyan. Ito, ayan. Di ba? So, ganyan siya dati, oh. Napaka-classic.
And then, eto na siya ngayon. Meron ka na ngayong profile picture. Meron ka ng cover. Nandito yung mga friends mo. Di ba? So actually, ano pa nga ito eh. Medyo may lumaluma pa rin ito ng kaunti. Kasi parang ngayon, wala nang ganito. As you can see dito, parang may timeline. So although dumating sa point na ganito, naging ganito yung itsura niya. Pero ngayon, mas ano pa ngayon. Kung titingnan natin, mas developed na, well-developed na talaga yung itsura ng Facebook. Okay? So yan yon. Ganyan na yung mga nagiging itsura. Okay, so rich content in online environment and user experience. So ito, napaka-importante class ito. Itong mga content na nakikita natin directly to our experience. So rich user experience is the ability of the web to deliver full-scale GUI. So graphics user interface, yung tinatawag natin GUI. Graphical or graphics. Style applications to the client. Ayan. So they can make it easier to interact. So parang nangyayari is kapag nakita mo siya, it was easy to interact. 'Di ba? Kunyari nag-post si Mike ng isang very intriguing movie o kaya naman trailer. Parang parang magkakaroon ka ng ano 'yun. Syempre, papanoodin mo. Ha? Siyempre, magko-comment ka. Ano kaya pamagat ng title ng movie na yan? Parang gano'n. Di ba? So, gano'n. Gano'n yung nangyayari sa ngayon. So, nagkakaroon tayo ng interaction, nagkakaroon tayo ng sharing. Then, combination na rin yung pag-access dyan sa web content na yan. So, ngayon, nagkakaroon siya ng tinatawag na rich user experience. So, di ba? Yun niya. Parang ang term ngayon is trending. Ayan. So, yun na yun. Pagka nag-trending ka sa Facebook, automatic. Yan yung makukuha mo. Rich user experience. Kasi, yung iyong content is very rich. Pagka talagang pag nakita mo siya, talagang wow. Mapapawo ka na lang. Okay? So, it focuses on the rich user interface to enhance how the data is presented. So, syempre, kapag ka ganun, maganda yung pagkakapresent niya. And then, kung paano ka i-manipulate nung content na yon, sa ngayon, ibibisit mo siya. Curious ka. Di ba? Ayan. Kasi nga, meron tayong tinatawag dyan na GUI or Graphical User Interface. So, it was a program that allows a person to work easily with a computer by using only of our mouse. Ayan o. To point a small pictures and other elements on the screen. So yan, yung nakikita natin on our Facebook, on our YouTube, dahilan yan ng isang program. So, doon pa nga lang sa program ng Facebook, talagang katakot-takot na program ang ginawa dyan ni Mark. So may mga kanya-kanyang team yan. Binanggit ko sa inyo before. So dahilan yan ang tinatawag na GUI. Na kung saan, with the use of your mouse, you can interact to that GUI, to that program. Work easily. So, ganun kadali. So, hindi mo na kailangan tawagin pa si Mark. Mark, paano to gamitin? So, hindi na. Basta siya ay nakapublish na directly to the public, automatic, by the use of your mouse. With the use of your mouse, they can click. They can point anywhere on that web. Diba? So, yan po yung GUI. Okay. So, what is interactive multimedia? So, multimedia, so, ito po ay isang integration. Combination. Pinagsama-sama ng text, pwedeng sounds, pwedeng graphics, pwedeng animation, o kaya naman, video in a single unit. So, combination yan. So, lahat ng nakita natin diyan sa ating Facebook, kung ano yung content na meron dyan. Dahilan yan ng tinatawag nating multimedia. Okay? So, it was integration of text, sound, graphics, animation, and video into a single unit. So, yan po yung ibig sabihin ng multimedia. Also, we can serve as a multimedia yung ating YouTube. Kasi nandun na, may text, may sound, may graphics, may animation, may video.
Okay, so ano ba talaga yung interactive? So kanina multimedia is integration of text, sound, graphics, animation, and video. So when we say interactive, it means that the user or audience is have a power to control over that program or over that presentation. So kaya kapag pinagsama mo yan, yung interactive tsaka multimedia, so magkakaroon siya ng interaction to each other. Na may kinalaman nga dito yung ating GUI na meron siyang elements na kung saan is pwede mong gamitin ang iyong mouse na makakapag-click ka dyan, makakapag-point ka because of this GUI program. So that's why kapag ka nagawa mo yan, dyan na ngayon papasok yung interactive multimedia. Siyempre, may ipinose kunwari uli si Mike isang video. Yun ba ay automatic magpe-play? So meron kasi ganun eh, merong autoplay, merong hindi. Diba? Merong iba magpe-play ng kusa, yung iba ipe-play mo pa gamit ang iyong mouse. O kaya naman kung gamit mo ang cellphone mo, click mo lang yung play button. So yun na, doon na pumapasok yung tinatawag nating interactive multimedia. Okay? So nakukuha po ba ang aking ibig sabihin? Naintindihan? Apo. Okay. Okay, so types of rich and multimedia content currently include but are not limited to. Ayan, so meron tayong type rich and multimedia content. Okay, so meron tayong tinatawag na online tools to produce video content. So, are you familiar with Facebook Live? Apo. Ayan, so diba dito ginaganap ang mga bentahan ng kung ano-ano. Pamain na lang po, pamain. Diba? Mga bumibili po ng kaldero. Oh, yan, yung kaldero, di ba? Parang meron ba kayo napanood na nagbebenta ng sapatos? Ang sabi sa comment box, meron ba kayong hollow blocks? Mga naloloko, sir. Oh, di ba? Parang mga... Pero... Kawain with the jammer. Pero meron akong napanood na eh. Ito, dito oh. Lang. Sabi, kasi ang binibenta niya, mga jersey, NBA jersey, no? Tapos sapatos. Tapos sa comment section, may naglagay, sabi, kunyari ang pangalan niya ay Pedro, ha? hindi ko matandaan yung name niya, yung seller, yung live seller, no? Sabi sa comment section, Pedro, meron ka ba diyang hollow blocks? Totoo nga, may hollow blocks nga. Di parang gustong bumili, nagulat. Kasi sabi nung lalaki, kunyari si Pedro nga ang pangalan, akala mo, mama, hindi ako handa, meron ako dito. 150 pesos na lang ang isa. Eh di na, patawa yung gustong bumili. May ready eh. Tapos yung hollow blocks pa, ang kaano-ano, talagang may lumot-lumot pa. Inaulanan na. Oo, kumbaga parang pabayaan siya sa ulanan, hindi nagkaroon na siya ng lumot. Parang ganyan. Ayan. So maraming gumagawa nito ngayon, yung Facebook Live. So nagkakaroon sila ng engagement viewers in real time na kahit hindi sila lumabas ng bahay, yung mga gusto nilang ibenta through online nandoon. So talagang yun nga lang, siguro kung tingnan natin ang chance niya na makabenta, siguro, so maliit lang. Hindi ganun kalaki. Talagang tiyagaan din. Okay? And then, syempre, pagdating sa online tools to produce video content is YouTube Editor. Ayan. So, by the use of YouTube's Video Editor to create new videos and edit clips and publish them to YouTube with a single click. So all your uploads are added automatically to the video editor. Then you can combine multiple videos. You can add music from a library approved tracks. So yun nga lang, nakakaroon dito ng mga copyright. And customize clips with special tools and effects. Ayan. Then also, YouTube live streaming. Ayan. So pwede tayo dyan. Dito, parang nakakaroon dito pagka narinig natin ang YouTube live streaming. Definitely, ang mapapanood natin dyan, merong Rapi Tulpo, merong sa Dota, merong sa ML. Valorant. So, Valorant pa, merong nakasubscribe dyan. Diba? Meron din sa Facebook, diba? Meron din nan. Nagla-live stream sila. So, depende sa star. So, ilan bang one star? Ilan bang ang katumbas na sa pera? Hindi ko matandaan eh. May nakakaalam ba? Pagka nag-send ng star, so, hindi po nakapag-send ng gano'n. Kasi may bayad yun. Pag nag-send ka ng star,
may equivalent into peso yun. Hindi ko lang alam kung 1,000 ba per star. Hindi ko matandaan kung kayo. Ah, parang nabanggit na yun dati kay Jessica Soho eh. Basta merong send na star. Ayan. So, kilala niyo si Elodia? Apa, sir. Ayan. So, naka-subscribe ako doon. So, di ba parang siya, nagkaroon siya ng fundraising nung nakaraang bagyo. So, yun. Dami niyo nakuwang star noon. Tapos, i-donate niya. So, ayan. Parang doon sila kumikita rin kasi din eh. No? Ang galing ng mga nais. Pero, astigang mga gamit ni Elodia. Nakita niyo ba yung PC noon? Parang robot. Grabe, no? Tapos dalawang screen. Wow. Yung parang may reclining chair na. Oo. Nakahang yung dalawang monitor. Nakaganyan ka. Parang nakaupo. Tulad mo kailan dyan, Mark. Ah, meron ka noon dyan, Mark? Halay mo. Grabe siya, oh. Pero wala. Pero naman dyan, Mark. Parang pwede pa experience. Okay. And then, also, the last one, itong tinatawag nating Adobe Spark. So, actually, medyo hindi kayo familiar dito ka Adobe Spark. But was only a produced video content, itong Adobe Spark. So, Spark is Adobe's app to transform ideas into visual stories. So, definitely, you can pick photos, you can add text, and apply design filters to create a professional graphics. So, pagdating sa Adobe Spark, they can easily combine video clips. Ayan, pwede kayong makapag-combine dito ng video clips. Photos and icons to an engaging video. Ayan. So, ito po yung mga under ng produce, nakakapag-produce ng video content. Itong mga online tools na to. Facebook Live, YouTube Editor, YouTube Live Streaming, and then Adobe Spark. So, hopefully, na-enlighten kayo dito sa mga online tools na to. Okay? Then also, we have Magisto. Ayan. So, Magisto is an app to create professional videos with easy-to-use editing tools, captions, custom branding, and commercially licensed music. So, yun yung kinaganda dito kay Magisto. Kasi yung mga music niya, it is licensed. So, hindi ka makaka-copyright dito. Ayan. And then also, meron tayong tinatawag na Facebook Slideshow. So, available ba ito sa Facebook? Ngayon ko lang po narinig yan, sir. Hindi, kasi naabutan ko lang. Dati po yearly. Oh. Parang iniipon-ipon po yung mga picture niyo sa isang buwan, isang taon. Ganun po. Yung pag may parang mga... Okay. Yung parang nangyari ng December 2020. Parang ganun ba, RD? Lahat po ng picture niyo, so, lahat tapos... lahat ng na-post mo within that... day. Aba, yan pa. Within that month, no? Parang nasa tayo, nasa sa'yo, ipipreview mo muna, dapat you can post it already, no? Tama, no? Yung pala tawag, no? Oh, yun, Facebook Slideshow. Pala yun. Kumbaga, parang kung mahili ka mag-post, kunyari, last month, yun, December. Simula December 1 hanggang December 31, ang dami mo na-post. Kumbaga, sabihin natin, everyday ka nagpo-post. So, ang ginagawa ni Facebook dito is iipunin niya yon. So, tama yung sinabi ni RD. And then, pagka matatapos na yung buwan na yun, kunyari, mag-January 1 na. So, magsasend sa'yo ng notification itong si Facebook. So, meron kang Facebook Slideshow. Then, it's up to you kung gusto mo siyang i-post. Okay? Ayan. So, Loopster is a full-featured online video editor with an easy-to-use interface, so you can edit your videos by rotating, cropping, splicing, zooming, and adding sound effects. So, to either standard or high-definition videos. So, you can add or reorder video fragments. Pwede ka makapag-overlay ng music and titles. Pwede ka rin makapaglagay ng animated transitions. And then, ang kinaganda ng Loopster, you can save it into any format. Mapa-MOV yan, MP4, yan. Then, we have Weebjo. So, Weebjo is a tool to create animated videos for a marketing campaign. So, yeah, ito yung mga ginagamit ng mga businessman. Itong Weebjo. So, ang gagawin mo lang dito, class. So, just drag and drop elements or pwede kang makapag-upload ng sarili mong images. And now, you can start animating in a few clicks. Ayan. So, yun yung mga online tools para makapag-create kayo ng video content. Then also, we have Periscope. So,
So, madami nga to, no? So, Periscope, so it is a Twitter's app. So, sino ba dito may mga account sa Twitter? Ako, wala kasi akong account sa Twitter. Ako po, sir. Ayun, o. No? Ako po. Ayun. So, have you ever heard this application sa Periscope? Mga social media influencer po kasi, ha? Narinig niyo na to? Na-encounter niyo to? Periscope? Di ba po, sir? No. Di ba po? Ako pala hindi po sa Twitter, eh. Ayan. So, that was an Twitter's app class. So, ginagamit siya for live streaming. Ayan. Tignan mo, nasugat ka na. Yun, sino may sugat? Ay. Nagagalit na ang nanay, nagagalit na ang mother. May sugat, nalaglag ata. Sugatan, nasugatan? Ayan, naantok na ata. Okay. So, Periscope. So, ayan, pwede kayo makapag-broadcast ng live video, interact with people through hearts and comments. Ayan, ito pala yon. So, instantly share your live videos to Twitter and other social networking sites. Itong Periscope. Pero take note, that was a Twitter's app, ha? Baka hanapin nyo sa Facebook, wala yan. Then, next, we have WeVideo. So, it is a full-featured online platform for editing video. They can use text, transition, motion effects, picture-in-picture. Ayan, mayroon ding green screen technology. Wow, maganda to. Custom call to action, music library, and more. And now, you can ensure your videos always look good with high definition resolution. So, yun ang kinagandahan nito ng WeVideo. Okay? And then, storiesads.com. It is a tool for creating compelling video content tailored for Instagram naman po ito. Ayan. So, sino ba dito may mga account sa Instagram? Opo, sir. Ayan. Sila Arvin po, mga so, ito po. Model. Pwede mo siyang gamitin. Itong storiesads.com. They can provide the tools para makapag-advertise ka and marketers to build vertical video assets for Instagram directly from a web browser in a quick and cost-effective manner. So, palagay ko may bayad dito. Storiesads.com. And then, eto, parang hapon lang to. Animoto. Animoto. Ayan. Animoto. It's a platform for creating videos and slideshows with three storytelling products. Ayan. So, the marketing video builder is a drag-and-drop tool. Ayan. Napakadaling gamitin. Drag-and-drop lang. Designed to perform well on social media. So, the slideshow builder provides roughly. Meron daw po siyang 100 templates to turn your photos and video clips into a professional slideshow view. So, parang interesting to, itong Animoto na to. Ganda. Meron siyang 100 templates. Ayan. So, yun po yung mga online tools para makapag-produce kayo ng video content. So, by tomorrow, so, i-continue natin dito pagdating naman kung ano ba yung mga online games, tests, and course webs na available sa internet. So, bukas na natin ito pag-aralan. So, almost 9:57 na rin para makapahinga rin ang ating mga mata. Kasi meron din kayong class sa ibang section. Ay, sa ibang teacher nyo. Okay? So, question po. Wala naman.